So, hi guys! So, for today's vlog, hindi ko na siya gagawin na Shopee haul. Gagawin ko na siyang tech haul. Kasi nga lahat ng i-unbox sa atin, itong tatlong package, actually apat yan, pero hindi na kasi kasya. So, ayun na nga. Nag-order ulit ako. Ito ay connectado lahat sa technology. And unahin na natin, first box. Ilalagay ko yung mga link down below. Now, yung first box na yan, umorder kasi ako ng front glass for my iPad. Kasi nga, nabasag na siya. I also have iPad before, which is so good because hindi, biro lang. Meron din ako iPad. Kung makikita, umorder din ako ng E8000 na glue. Yan pala yung pinaka the best compared sa V7000 in my opinion. And meron siyang free na tools. So, ayan na nga yung front glass. Meron din ako dating black na iPad. Galing naman yung sa ipon ko. And ito naman, yan yung iPad na binili ko sa eBay. Hindi ko na na-vlog noon. Basta sa eBay ko nabili yun. And nabasag ko. Hindi ko alam kung bakit ko nabasag. Nahulog kasi. So, kung makikita nyo, ayan na yun. Umorder ako black din. Para astig. Ayan. Maganda yung display. Meron siyang plastic, which is so good because I can't. In the joke. Nagpa-practice ulit kasi ako kasi magpa-vlog ulit ako sa Twitter. So, anyways, ayan na yung front glass. So, next package naman na ipapakita ko is yan. Maliit naman siya. Ito naman ay charging port for my iPhone 5S. Remember the guy came here that was the first owner of my iPhone 5S, which is so good. Hindi, joke lang. Uy, biro lang, bawal sabihin dito. So, yun nga, umorder ako ng charging port kasi nga yung cellphone na yun is na-stock na sa charging logo. Nakakatanggal lang angas. Kung makikita nyo. Pero pagbukas ko, mali yung dumating na package. Kasi umorder ako ng isang pang iPhone. Meron akong pang charging port ng iPhone 5S dito sa bahay. And umorder ako ng para sa iPhone 5. Yung iPhone 5 na yun, nabili ko din siya sa eBay last month. Pero pinadala sa akin, 5S. So, anong gagawin ko dyan sa charging port na yan? Eh, dalawa na yung 5S. Ang order ko dapat is home button for iPhone 5S. Tama naman yung isa. Tapos yung second naman is charging port for iPhone 5. Kasi meron akong iPhone 5 dito na na-stock din sa charging logo. Ngayon, yung pinadala niya is iPhone 5S. 5S din. Eh, meron na akong ganyan dito sa bahay. Kulay black pa nga yun. So, yan. Nag-request ako ng return. And, ida-drop off pa pala. Malayo kami sa branch ng JNT dito sa Palawig. So, hindi ko alam. Sabi ko, refund na lang niya yung 100 pesos sa GCash. Kasi sayang talaga yung pera. Lalo pa kayo nagtitipid ako. Talagang bawat piso talaga kinakalculate ko ng maayos. Kasi nga, na may nagbabayad-bayad din ako ng kung ano-ano. So, yun. Sabi ko, yan na lang. Kasi nanghihinayang talaga ako, yung piso talaga, bahalaga. So, yung isa ko makikita yung home button na yun, no? Tama yun. Tapos, next naman is iPad case naman. Blue na yung pinili ko para cool. Hindi, joke lang. Kasi sa previous iPad ko, yung kulay black na iPad, andyan yun, pero sira. Ano siya, tawag dito, meron akong ganyan din na case, pero color black. Ngayon, naisip ko, yung sa iPad na binili ka sa eBay, what if blue naman? So, yan, blue yung kinuha ko. Nakikita nyo. May hawig lang yun sa iPad ko dati. Pero yung dati ko kasing gamit, black. Tapos next naman, yan ang pinaka-last na package siya binili ko. Bumili na din ako ng LCD. Kasi yan yung nabasag yun, yung binili ko sa eBay. Nangitim yung buo. Nabitawan ko kasi ni. Tapos muntik ko siyang naapakan. So meron siyang black sa LCD. So kung tatanungin nyo pala, nagastos ko sa iPad, kasama yung front glass and yung LCD na yan, is 2,189. Kung hindi ko lang kailangan yan, hindi ko na ipapagawa. Pero kailangan ko pa kasi para sa school. Tapos nagtatrabaho din naman ako. Sabi ko, nag-e-edit nga ako, di ba? Ng mga dedication, ganun. Kailangan ko rin ng iPad. 2,189 yung presyo na nagastos ko para lang sa iPad. Di ba? Pero hindi naman siya tapon pera kasi worth it naman eh. So anyways, gagawa pala ako ng restoration video para sa iPad na yun. So, standby na lang kayo sa may mga gustong manood. Nakaka-enjoy lang siya kasi nga napagana ko siya maayos, naidikit ko na maayos, and works perfectly fine, like brand new, which is so good. Yeah. So yan, kung makikita, bubuksan ko na. So, shoutout sa seller kasi nga ang ganda ng package from overseas. So, yeah, shout out. It comes with adhesive like that. And yung free tools naman yan, naka-indicate naman lahat yan. So, thank you so much, seller. The product is so awesome. It arrived here completely and no damage at all, which is so good. Yeah. Shout out to seller. So, I wish you understand. So, anyways, yung package yan is from China kasi. So, yun, i-unbox na natin. Punong-puno talaga siya ng bubble wrap kung makikita nyo naman. So, marami ako nakita sa ratings na marami daw fingerprint, marami daw scratch. Pero,
mismong LCD na kapag tinanggal mo, mukha talaga siyang sobrang kinis. So yun na, dito nagtatapos. So thank you so much for watching this video. So for more videos like this, just subscribe on this channel. Follow nyo ako sa Instagram at @_D_J@DJ. So thank you so much guys for watching this video. So just subscribe for more.